Ayoko talaga nung i-compare yung ikaw, i-compare mo yung sarili mo sa ibang tropa ko. Feeling ko, gusto mo, ikaw na lang yung pakikisamahan ko. Huwag ganun. Suporta ako sa'yo, pero may mga tao din ako na gusto rin ng suporta ko. So, huwag ganun. Parang ang dating kasi selfish yung dating mo eh. Huwag ganun. Kung may galit kayo sa iba, huwag ako. Nakita ko ako sa inyo ng maayos, pero wala akong ginagawa sa inyong masama. Pero huwag namang ano, yung galit na rin kayo sa akin. Huwag ganun. Suporta ako sa inyong dalawa at never akong nagsalita ng hindi maganda sa ibang tao against sa inyo. Natatawa na lang ako kung paano kayo ganyan makisama. Sabi natin, hindi mo gusto yung tao na yun. Ba't mo na lang kumprontahin? Huwag mong ipadaan sa akin. O huwag mong sabihin mo sa akin na iwasan ko. Huwag ganun. Pares ko kayong tropa, pero wala akong pakialam sa mga issue nyo. Huwag nyo ako idamay. Bahala ko dyan. Kung galit kayo sa isa, wala akong pake. Ang dami nyong issue sa buhay. Basta ako, masaya lang ako at marami akong kaibigan. Okay. Kita lang yun eh. Kung gusto nyo ako makilala, try nyo kausapin yung mas matagal ko ng tropa. Yung mga tropa ko na mahigit 3 years ko nang nakakasama. Sila ang mas matagal kong nakakasama at sila yung mas nakakaalam ng totoong ugali ko. Kung paano ko makitungo sa tao, paano ko sa... Ah, ito isa pa. May nagsabi sa akin, tip daw, kasi nga ang dami ko ng toxic na kaibigan. May nagsabi sa akin ah, tip daw sa akin. Actually, itong tropa ko na to na nagsabi sa akin ng tip, ito yung tropa ko na mahigit 5 years ko ng tropa na nakaka-rides. Kasi nag-aalala siya sa akin. Sabi niya, tol, mag-isa ka pumupunta ng Batangas, mag-isa ka pumupunta ng Tagaytay. Pag depress ako, nag-solo rides ako. Papansin niya na ang dami ko ng grupo. Most likely daw sa kanila is toxic people. Ang tip niya sa akin, iwasan mo na yung mga taong mahigit isang taon mo nang nakakasama o nakilala. Instead, balikan mo yung mga taong sobrang tagal mo na nakakausap o nakakasama, nakakabanding. Kasi sila yung totoong nakakakilala sa'yo. Sabi niya sa akin, kilala kita, hindi ka pa nagbabago ng ugali. Napapansin niya, may mga taong galit din sa akin na hindi ko inaasa na magkakagalit din sa akin dahil nga dun sa ibang circle of friends na galit dun sa isang circle of friends na kinabibilangan ko. So nadadamay daw ako, mabait akong tao, pero sumasama yung image ko dahil dun sa mga taong yun na recently ko lang nga daw nakasama. Iwasan ko daw yun kasi mabait kang tao, tapos natadamay ka dun. Nag-aala siya sa akin actually. Tapos yun nga, nagra-rides pa ako. Ba't hindi mo na lang daw iayain yung mga taong ano mo yun, mas matagal ko nakakasama. Huwag ka magsasama doon sa mga naka-rides mo na mahigit isang taon mo lang nakilala. Tropa mo na, sabi niya sa akin. Sabi ko, tropa ko naman din sila. Sabi niya ganun. Yun nga, sabi niya, yun nga daw yung point. Friendly ka, pero ang tanong, friendly ba sila sa'yo? Ang sarap magkaroon ng kaibigan, pero ang tanong, hanggang saan sila mabait sa'yo? Sabi niya sa akin ganun. So, tip of advice. Maniwala ka sa akin. Sabi niya ganun, maniwala sa akin, tol. May circle of friends ka dyan na bigla na lang mag-under the table discussion, sasabihan ka ng ganito. Parang alam mo, yung opinion ng ibang tao sa'yo. Kasi ganito yan eh. Magpakita ka ng magandang ugali. Isang maling salita mo lang, kahit opinion pa yan or joke, may makarinig yan, ikwento niya sa iba. Parang chismis yan eh. Masama ka na sa ibang tao. Parang ganun yan.